may kamot sa babae. Noong una, pumator siya sa kaibigan ko. Pangalawa, pumator siya sa pan. Pasensya na po kayo. Kasi alam ko kung inscripted po yun eh. Pasensya na po kayo. Ako na po umihingi ng pasensya sa inyo. Ginawa ko lang po yun kasi sobra po kong nagmahal. Bago po namin makuha si Asurada, ang inuulam po namin araw-araw, itlog at tuyo araw-araw para makuha niya lang yung sasakyan niya. Lahat po nang meron siya ngayon, sa kanya po nakapangalan. Pati yung bangko po, sa kanya po. Paghihingi po ako sa kanya, hindi po yun magbibigay. Ultimo sarili kong damit, ako pa bumibili. Sa isang buwan po, 5,000 lang ang binibigay niya sa pamilya ko. Tapos susumbatan niya pa. Lahat daw binigay niya sa akin. Yung singseng, sabi niya. 170,000 daw po yun. Malaman-laman ko, 30,000. Yung tatay ko, binastos niya. Binastos niya yung tatay ko. Hindi po siya nagpaalam sa tatay ko na magpropose siya. Noong time na yun po, hindi po maganda yung nangyari. Yung proposal po. Hindi po ako naniniwala sa proposal na yun dahil po, alam ko na hindi totoo, na para lang yun sa video. Lahat po kay Merk, hindi totoo. Yung buhay niya, yung pagkatao niya, yung buhay na binigay niya sa akin, hindi po yun totoo. Lahat po ng kaibigan niya na malalapit sa kanya, ginago niya po lahat yun. May nakakita po sa kanila dito sa Naik. Pinex niya pa po pala yung babae kahit kanino. Pinakilala niya pa kung kani-kanino dito sa Naik. Sa mga taong malapit sa akin. Hindi niya alam. Grabe po yung ginawa sa akin. Three years po akong nagtiyaga. Isang buwan po akong nakakulong. Isang buwan po akong nakakulong sa kwarto. Kinukulong niya po ako kasi bawal daw po ako makita ng kahit sino na kapitbahay. Nandito lang po ako pag uuwi po ako sa Antipolo. Madaling araw niya po ako iuuwi doon. Para walang makakita sa akin. Lahat po ngayon suko na kay Merk. Nung isang araw po nasa ospital ako, kasi nagtaki po ako ng anxiety, sobrang depressed na po. Hindi niya alam yun, hindi niya alam na naghahanap ako sa kanya. Kahit saan naghahanap po ako, naging nahanap ko siya eh, kasi mahal ko po siya eh. Ilang araw po, wala akong tulog, wala akong kain, kakahanap sa taong yun. Tapos malaman-laman ko, nakasama niya yung babae. Huwag niyo pong sisisihin yung mga tao sa paligid niya dahil siya po ang naggawa nitong gulong to. Huwag niyo sisihin si Kuya Mark, yung Centennial Twins, kahit sino. Siya po ang gumawa nito. Sobrang boss po ni Merk, sobrang pa-boss po. Sa lahat po ng
nakikita niyo po. Lantad na lantad yung suso ko para lang mapanood ng mga tao. Para lang panoorin niyo para lang magkapera siya. Lahat po ng taong nawala po sa amin, hindi ko po masisisi. Eternals TV, Bruce ko, Arnold, Tatay Onin, marami pa po nawala sa aming mga kaibigan dahil po sa kanya, dahil hindi po nila kaya, hindi po nila kinakaya si Merk. Nagmahal lang po ako, pasensya na po. Pag mag-short film po kami, magkamali lang po ako ng unti. Nangina naman mahal, galingan mo naman. Pati po pagkapahulog ko po sa hagdan, hindi po yun totoo. Ang sakit po ng katawan ko nun pagtapos. Ginawa ko yun sa kanya nung nagpakahulog ako sa hagdan. May mga pasapo ko lagi pag may nangyayaring hindi magandang prank. Lagi po ako nagkakasugat, nagkakapasa dahil po sa ginagawa namin. Hindi po ako nanghingi ng kahit piso kay Merk. Hindi po ako nanghingi ng kahit piso kay Merk. Hindi po. Lahat po ng account siya po may hawak. Kinokontrol niya po lahat. Hindi niya po mapagawa yung bahay ko. Sabi niya po sa CR namin, malihinding hindi ako magsi-CR dyan. Hindi po siya nag-CR sa CR namin sa bahay. Pero hindi niya po yun mapagawa. Tinitiis niya po yun. Kayo na pong bahala kahit hindi na po kayo maniwala. Hindi ko po kayo masisisi kasi lahat ng ginawa ni Merk, hindi totoo yun. Wala nang totoo kay Merk. Mahal na mahal ko yun. Ang dami kong ginawa para sa kanya. Alam po yan ang mga totoo kaibigan namin. Alam po nila kung gano'n ako nagsasakripisyo araw-araw. Napakarami niya pong pera, pero ang dami niya rin pong utang. Hindi ko na po alam kung saan niya pinupunta yung mga pera. Kung makikita niyo naman po kasi sa mga video namin, wala po talaga akong hawak na... May mga pangalan na damit, may pangalan na sapatos. Lahat po yun, ako lang po. Uutang pa po ako sa ibang tao, magkapera lang. Lagi po akong umuutang sa ibang tao, magkapera lang. Ayun po, hindi ko na po kaya. Hindi ko na rin po talaga kinaya. Wala pa po akong tulang kain. Na hospital pa po ako. Hindi po ako nagmamakaawa sa inyo. Huwag po kayong maawa sa akin. Gusto ko lang naman po sabihin sa inyo yung totoo. Kasi ayoko na pong may mga taong masaktan. Ayoko na pong... Hindi ko po kasi talaga kaya yung mga bash. Hindi ko po yun kaya. Nag-aaral po ako noon. Pinatigil niya po ako sa pag-aaral para lang po sa video. Yung pangarap niya po yung sinunod namin eh. Yung pangarap niya, tinabi ko na po yung pangarap ko. Grabe yung sakripisyo ng pamilya ko. Grabe. Sabi niya, yung nanay mo, plastic. Yung nanay mo, sa sibo po.
po, hindi siya nahiya. Hindi po siya nagbigay ng kahit ano, na kahit piso lang dun sa katiniran namin. Hindi man niya po ako dun para lang po sa babae, sabi niya po may sponsor. Iniwan niya po ako sa Cebu. Magkasama po kami noon isang araw po. Ang usapan po, isang linggo po kami doon. Kasi po pupunta na po kaming Canada. Mas malaki po kasi yung kita sa Canada. Kaya po kami pupunta ng Canada, pero hindi ko na po kaya. Ganto, ngayon, piyansay niya pa lang po ako, pero grabe na po yung ginagawa niya sa akin. Sobrang mukhang pera ni Merk. Magalit na po kayo sa akin, pero ginawa ko lang po yun kasi mahal ko po yung tao. Pasensya na po. Pasensya na po.